Natatandaan ko, nabalik tuloy itong nung kinukwento ni Ka Daniel. Eh, nung na-interview naman natin itong si Engineer Jerry Balmeo. Abay, yung kanyang pangarap, nung daling siya, yung tatay pala niya, tinamaan ng kidlat. Tinamaan ng kidlat, kaya wala siya nagawa dahil tinamaan ng kidlat yung tatay niya, wala nang magagawa ng buti. Diba? Ay, ang pangarap pa yung una daw siya pagbuhay at pagbumpal ng lupa, ang unang pangarap niya sa buhay. Alam mo kung ano, yung sabi niya, sana po, pagka yung bubong pa rin ito ay may lalabas ng langis. yung una talagang pinangarap mo, yung pagbumpal ng lupa, may langis na agad. Sa Middle East. Actually, galing pala to sa abroad. Nakuwento niya kanina nung pumasok dito, akala ko magsasaka lang siya. Nag-abroad. At muntik na siyang mapatay sa abroad. At hinabol siya ng saksak. At sapagkat maraming problema sa abroad, umuwi siya. Nung umuwi siya, tinamaan naman ang kidlat yung tatay niya, ay sa awa ng Diyos, siya na ngayon na nagsaka. Eh sabi nga niya, kapag ka pumunta ka sa amin, tanawin ko ng tanawin ang lahat mong natatanaw. Eh lahat na yung hindi naman lahat na yun sa akin. Actually po ito, si Engineer Jerry Balmeo ay may malawak pong sakahan. Diyan po sa lugar po ng Gapan City. Simple. Siya nga doon yung una nagpakilala ng tawag doon. Yung, ano yung tawag doon? Ibig po ang microphone mo, Halimaw. Ay, hanggang ngayon ba, Halimaw pa rin yung tawag dito? Hindi na. Hindi na Halimaw ngayon. Ito pa yung one, harvester. Harvester lang ito. Pag in-harvest mo, gagapasin na niya, iiiti na niya, nasa sako na. Ayun. So, yan po si Jerry Balmeo, ang kauna-unahang magsasakang Nueva Ecija na nagpakilala nito sa mga taga Nueva Ecija. Si Ka Danilo Tronco naman, isang farmer sa Abra at isang awardee, sabi niya kanina, ni ka Marutang Duluan, ay napakarami itong naging mga award bilang mga outstanding. At ang pinakamatindi rito ay itong pinakahuli niyang award bilang isang magsasakang siyentista in aquaculture. Ayan. So, ano po itong binabanggit ninyo na fish farming system na gusto niyo ipakilala? Bago ang lahat, magandang kabukiran sa ating lahat. At lalo sa mga taga-Abra, si Mayor J.R. Chares at saka lahat ng namumuno sa Abra at sa mga soki ko sa DJ Farm, nagtupakan Lagangilang Abra. Lagangilang. At binabati ko rin, kasi galing lang ako po sa Jensan kahapon, ang very hospitable na si Kadato Randy Faisal Karon ng ating proyekto ay isang integrated farming po. Ayun. So, ano ba itong integrated po? Ano ibig sabihin mo? Halo-halo po yun. May palay, may gulayan, may pre-range, may fruit trees, may ornamental plants, at saka pero yung pinaka-major sa DJ Farm po ay fish culture po. Ayun. Yung fish culture na sinama mo na sangkap nitong programang ito, ikwento mo sa amin. Pagkukulture po, kailangan din ng ipan preparation. Unang-una po, maglalagay ka ng chicken dung. Tapos after 1 week po, pag meron na yung plankton, kasi yun po yung kwan, yung chicken dung ay nagdagdag po ng kwan, natural food sa ating alagang isda. Then i-stock mo na, lalagyan mo na ng fish. Ang kinokulture po, pwedeng monoculture or polyculture. Ang ibig sabihin po sa monoculture, isa lang. Yung polyculture, yan ang very effective ngayon po dahil... Anong klase yung nasa poly? May tilapia, may pangasius, may ulang, may carp. At saka ito ngayon po, yung pinaka-latest na yung red pako po. Red pako. Red pako. Yung malaki yun po. Galing yung fingerlings niya po, galing ka sa Butong, Batangas. Gano'ng kalawak itong programa mo ito sa inyo? Actually po, yung
aking ano yung area is 2.8 hectares na 29 compartments. Mm-hmm. So yan, nagpapasahin mo. So, paano yan? Ilang-ilang, paano ito kinahon? Gano'ng kadami? 29 compartments po. Sa 2.8 hectares? Yes po. Mm-hmm. Halos gano'ng kalaki yun? Meron yung pinakamalaki dyan yung 2,000 square meters. Mm-hmm. Mm-hmm. Pag-usapan natin yung isang kahon. Ano? Halimbawa, tilapia. Ang inilagay mo, paano sistema? Sa monoculture po, kung tilapia lang, yun ang sinasabi ko na ipapan-prep mo yan, kailangan din ng chicken dung at saka condensed. Gano'ng karami ang chicken dung, 2,000 square meter? 10 grams per square meter. Tapos mag-ano ka naman ng, dagdag ka naman ng 16-20 na 1 gram per square meter. After 3 to 5 days, pag mag-grow na yung plankton at yung natural food tapos sa yung sa plankton lumot yun kasi marami tayong kababayan diyan ng plankton lumot kasi po kagaya ng isang sanggol na mas gusto niya yung natural yung ating yung gatas ng ina. So pagka meron ng plankton, lalagyan mo na ng... After makikita mo po na greeny na yung kwan, yung tubig, okay. Lalagyan mo na ng fingerlings po. So ano namang, gano'ng karaming fingerlings per square meter? Kung monoculture po, 5 per square meter. 5 fingerlings per square meter. So 5 times 1,000, di 5,000? 5,000 po. 5,000, o. Mga more or less, mga magkano naman ang capital doon sa 5,000 na? Sa 5,000 po, 40% ang post-production dyan. Okay. Tapos yung 60% yung return of investment po. Gano'ng katagal mo aalagaan yun? Kung maganda yung kwan po, maganda yung lalong-lalo kung hindi pa gaano gamit yung kwan, yung pan po, 3 to 4 months. Sinong unang magkasya ng 3 pieces per kilo? Mm-hmm. 3 pieces. Ano naman yung wala naman ang pagbabago sa lasa? Kasi katulad, halimbawa, ng pinag-usapan natin din namin dito nakalipas ng mga panahon, like for example, yung isda sa Tagupan, masarap. Oh. Yung isda naman sa Laguna, napalaki sa Laguna, Lahuan ng Laguna, medyo may lasang bilik. Oh. Doon sa mga ganyang sistema, masarap naman ba yung lasa? Actually po, yung yan nga, yung una kong unang nag-invest, ang mindset ng tao hindi masarap yung galing pispan. Pero sa mga bagong teknolohiya ngayon ng binibigay ng tupa, masarap na po dahil ang aking innovation, kung 3 months na yung 2 months o yung isda mo, pwede ka nang mag- yung water, kailangan yung mag-change water ka ng 70%. Yung tubig na ginagamit mo ay tubig alak o tubig tabang? Fresh water po. Fresh water. Kasi sa Cordillera po, inland water po. Mm-hmm. Doon po sa kinikwento yung square meter na yun, 5,000 ba yung nila dito, magkano ang return ng investment sa'yo after ilang buwan? 3 to 4 months po, meron ka ng 60% nakakuhay mo o yung ibig sabihin, kung mag-invest ka ng piso, magiging mahigit 2 piso na ang iyong return. More than doon sa puhunan mo. Yes, yung po. Hindi lang in 3 to 4 months yun, eh, no? Yes. Ano naman yung problema? Siyempre, nag-usapan natin mga positibo na pagkita, maganda, mataba. So, ano naman yung na-encounter niyong hadlang o problema? Yung isang mga hadlang lang po, minsan din sa amin, medyo kinulang tayo sa pan irrigation. Sabagay maganda naman yun para ipokondisyon mo yung pan. Kasi kung tuloy-tuloy naman yung operation ng fish pan mo, hindi maganda dahil kailangan kagaya ng palay na ipokondisyon mo yung pan. Ayun po ang gusto ko itanong sa inyo kasi marami na po ako nakita ng ganyan eh. Na nagsimula sa pag-aalaga ng isda, pagkalipas ng ilang taon, binabakante na po yung ayaw mag-alaga ng isda. Ano po nagiging dahilan doon? Kasi po kung tuloy-tuloy kasi, para yung hindi mag-evaporate yung toxic waste. Kaya meron akong ginagawa ngayon na parang aking innovation na
yun ang natuklasan na bilang siyento. So anong gagawin po? Para ang ginagawa ko po, pagkatapos ng apat na operation, tinakam lang po ng palay. Magiging ano pa yun, mga organic rice pa yan. Alam mo yun, sir, na parang minsan nga, sabi yung dumadaan na one seedlings per hill na 20 centimeters ang agwat. Hybrid ba yan? Kahit hindi po. Oh. Alam mo ba yung tiller niya? 50 plus. Kaya minsan, parang hindi ka farmer, sabi ko, pagdating magpupunta, babalik ka, titignan mo yung impact. Totoo yan, Rod, sapagkat meron din tayong kababayan sa Sorsogon na nagpipispan din na ganyan, tapos after ilang years, nagtanim ng palay, naging ano yun, naging model hybrid rice farmer yan dahil napakalaki ng inani doon sa kanyang bukid na dati ay palaisdaan. Yung sa kanya, 2.9 hectare, 2.8 hectares. 2.8 po. Ikaw ka, Jerry Balmeo, ang dami ng malawak mong sakahan. So, yung bang ginagamit mo ngayon na Mr. Tronco, dati lang din pala yan to. Dati so, po. Itong malaking maitutulong mo kay Jerry Balmeo, yung kanyang halos 50 hectare niyang sakahan ngayon, ay yung ilang bahagi ay maging ganyan. Ano tingin mo ka, Jerry? Maganda yan na pwede mo yung isama minsan sa iyong farm itong center, maituro sa iyong programa. Maganda, parang nakainteresado ako lalo na yung meron ako isang portion doon na gusto ko tabunan na. Naalala ko sinasabi ni Doc, marami kasing nagkaroon ng ispan talaga. Hindi na ano eh. Hindi oo, na kasi hindi na sustain yung nagbebenta eh. Pero yung nag-aalaga, nangungupos eh. Hindi masyado yun. Kaya ginawa ko din tinabunan, ginawa ko din pala yan. Kasi kaya ako natanong yan, nung ako'y nasa Tilray sa Science City of Muñoz, yung katabi ng Tilray ng mga sakahan, na nga nag-aalaga ng tilapia, after ilang years, binakanti na, hindi na nagtatanim. So, meron siguro problema. Ayun. So, meron kang fish, di ba? May fish farm ka, meron kang halaman, mga buong kahoy, may mga gulay. Hindi ka pa interesado dun sa kwento ni Engineer Daniel Pamintuan na baka pwede ka namang maglagay ng isang portion na itikat? Actually po, yung nakikita ko yun yung dati po. Kaya lang yung itik, kinakain yung similya. Yung similya lang? Yung similya ng tilapia. Hindi. Hindi naman natin sinabi yung pagsamarin yung itik at saka yung salinda. Ibig sabihin, kung meron kang, yun sa iyo kasi 2.8 hectares, nagawa mo itong lagyan ng halos sa ilang 29. Kung doon sa mga nakikinig natin na may malawak na lupain, meron ka ng fish farming, kasama na yung gulayan, meron ka pang itikan at manukan, di ba mas maganda yun, Engineer? Maganda po yun sa... Eh, mas maganda siguro, bukod sa pag-iitik mo ngayon, nadinig mo yung sinabi ng isang awardee natin, na si ka Danilo Tronco, yung kanyang sistema iangkop po sa iyo at yung sistema mo naman iangkop po sa kanya, abay progreso ang ibig sabihin nito. Iyan ang advantage talaga ng integrated farming systems na hindi ka lang aasa sa isang halaman, sa isang klase ng hayo para hanap buhay. Kailangan marami kang klase para kung mag-fail ka naman sa isa, meron pang iba. Pwede mo pa isama dyan yung pag-aalaga ng mga native chicken na dinidiscuss ni Gary Actually po, meron akong free range chicken. Kasi yung kanyon, organic yan dahil alam mo ba yung type na chicken, yung Brazilian? Masarap yung, masarap po yung double purpose yan. Brazilian po. Yung pinagsasabong dun sa bandang Bisaya. Pero masarap yung para kasi yung kumakain ng dahon yan eh. Biro mo yung kwan, organic yan ha. Pinapabayaan ko lang yan at saka yung darak na kwan. Darak na, ha? Within 6 months, 1.4 kilo. Yung upa, yung babae. Ay parang saso yan. Hindi, pero yung masa po, daig pa sa kwan, daig pa sa native. Aboy, kailangan na rin natin. Titikan mo, haluan ito ng Brazilian. At ka Jerry, yung sakahan mo, ay haluan mo na rin itong ipinapakilala ni Ginoong Danilo Tronco. Ang tanong ko po ay sabi niya, meron pa siyang ornamental. Ang ornamental po ba niya, pinagkikitaan o pang decoration lang? Actually po, yung
pinakikitaan din another kita sa ating mga kasamahan doon para sa kanila na. Eh, hindi na para sa akin. At least matulungan natin ang ating mga... ornamental po? Yung mga meron dyan na dati yung... dahil mga ganyan. Saka meron ngayon yung mga bagong kwan. Yung mga ini-export. Malu, alam mo na, nahihilig kasi si Kai sa ornamental. Ako din eh, merong mga... Eh, kasi itong si Kai, hindi masyadong sentimental. Makapunta ka sa paraiso ng KSP. Habay, masasalun mo yung napakaraming bulaklak ng sunflower. Ang tanong na lamang, ay sino namang bulaklak ang ilalagay mo sa mga naman? Sir, yung farm niyo ba, isa lang karot, bago ko babalikan si Sir Danny. Batiin ko lang ng happy birthday yung pinakagwapong kapatid ng daddy ni Jesse Sir at si Kapoli Masikat, si Konsihal, Konsi Mario Masikat ng Barangay Banyadero, Tanawan. Happy birthday daw po. Ito pa birthday ni Jesse yung farm niyo, parang ang gandang pasyalan kasi sabi niya, ilang compartments? 29 compartments po. 29. May pwede pong pasyalan yung farm. Actually po, marami nang nakakarating ng leader mangingisda sa buong Pilipinas. Abra. Dahil po nung 2014, napili ako sa buong Pilipinas na bilang National Fisher Cook Director. Ayan. At National Anti-Poverty Commission. Well, kumpleto pala. Doon sa gitna ng farm mo, may suggest ko lang, ano? Maglagay ka ng isang magandang restaurant dyan. Kung gusto lang native chicken, meron. May Brazilian ka pa. Tilapia. Meron pang iba, diba? Pagka gusto ng gulay, may gulay. May kumpleto. Actually po, meron akong hall sa gitna ng hall na training hall. Doon ako nagbibigay ng libreng on-site training. Meron pa palang libreng seminar. So, meron ko ng dalawang kliyente, nabibigyan ko ng seminar. Isang engineer, Danilo Pamintua, isang engineer Jerry Balmeo ng Nueva Ecija. Tapos mag-impita ka ng maraming mga magsasaka doon at mag-lecture si Sir. At pagkatapos ko naman, magle-lecture naman si engineer Mituan tungkol sa itikan. At ito si engineer naman, ituturuan ka naman kung paano ang paggamit na ano, yung ginagamit niya. Yung harvest niya. Dumadami po yung mga taong magiging henyo sa larangan po ng pagsasaka sa magitan po ng programang ito. Sabi nga ni engineer Duarte Tolentino, abay, good morning, kapangkat. Ang ganda-ganda ng programa nyo ngayon. Lalo akong manunod at makikinig sa kapukiran. Ang dami namin natututukan. Yes, ayan sabi. Wala kay Engineer Noel Tolentino. Okay. Mag-release yung oras natin. Bigyan natin ang pagkakataon yung ating mga panauhin, yung ating mga guest farmers na makapagbigay ng kanilang mga huling mensahe sa ating mga magpupukit at mga iba pang mga kababayan umaasa sa pangabuhayan. So, Mr. Danilo Tronco, anong iyong mensahe sa mga taga-subaybay? Siyempre, batiin mo muna yung kasama. Unang-una, nagpapasalamat ako sa aking pamilya, sa aking misis. Ito ba yung one and only? Ito? Yes, the only one. Ayun. Ito ba yung swerte? Ito yung swerte sa buhay mo, yung one and only? Masasabi ko po na hindi ko nabot itong mga aming pangarap kung hindi ko kasama ang aking pamilya. Kasi kung hindi mo kasama si misis, sigurado minubos mo yung binita mo. Kaya ang mensahe? At saka ako po'y naniniwala kapag isang tao ay nabibigyan ng chance for a better change, if he is patiently directed, supported, encouraged, rather than destructively criticized, he will surely come out confident, empowered, proactive, and productive. Wow! Ito mo na! Yan po si awardee Danilo Tronco, isang farmer dyan sa Abra, hindi lamang sa peace farming, kundi sa kanyang integrated farming. At siyempre, yung ating panauhin mula sa Nueva Ecija, si Engineer Daniel Pamintuan. Ang sekreto rin po by Amesis. Hindi lang po ko mo, hindi kasama si Mrs. sa iba na makukunta. Just para nakikinig po ang kasalukuyan ngayon. Binabati ko po yung aking nag-iisang may bahay, si Jennifer Pamintuan, at sa aking mga anak. At siyempre yung po mga kamason pong nakikinig ngayon, marami pong nakikinig na mason. At saka yung mga taga San Antonio, marami pong nag-text ngayon na nakikinig sila at nanonood. Yung pong mga members sa papatay.
pangyayari, isang daming pastor ng itik, ngayon ay isang big-time businessman ng Central Luzon. Engineer, Palmeo, parang ito ba pati misis? Silang po misis ko ngayon. Ngayon, isa lang yung sa akin. Okay, si Elo. Ulitin ko lang yung aking paanyaya sa mga magsasaka doon po sa Laguna, lalo na po sa Baie, Calawan, and Victoria. Yung pong seminar sa January 25 sa Hybrid Rice Production Technology at sa Manokan at Pabuyan na Walang Amoy. Sa Barangay Dila po. Uy, Carol, batiin ko lang yung kasi... Happy wedding anniversary kay Janet at kay Efren sa turno. Ay, patiin ko lang si Nanay Tasing, si Manong Nel, saka si Manang Ludi ng good morning. Ano ka, Esme? Magandang umaga, Kapisoy. Nanonood ka ba? Kay Di Rubio ng taong si Casello Lagmay. Okay, good morning! Nais ko pong ipaabot ang aming pakikiramay sa pamilya ni Teacher Catalina Sarandanan de Leon, sa mga kaanak at mga kaibigan. Ang mga labi po ay nakalagay ngayon sa kanilang tahanan sa Barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan, at ang libing ay sa araw ng Huwebes. Sa ngalan ng ating mga executive producer, si Au Shiel Sita, kasama si Ramil Simbaon, ang ating mga nakasama si Joanna Balevia, Eliza May Bulata. Kasama natin sina Engineer Pioson, sina Gerson Cruz, sina Arnold Maliklem, at si Rolando de Leon. Hi, good morning! Nanonood din sa atin ang isang peace farmer dyan sa Bataan, si Mr. Vic Santos. At siyempre po, sa ngalan ng ating mga nakasama dito, kay Dr. Prisco Malabanan, kay Miss Malu Angguluan, kay Esperes, kay Bernie Dizon, at sa ngalan ni Che Masikat, at ganyan din, ng iba pa natin mga kasamahan sa Pangkat Kaundaran. Kay Michael Ponente Explores, good morning din. At saka lang po ni Dexter Garibe, ako po si Radio Patrol number 12, Rod Eason. Ang tabayaran, si Julius Babaw at Sen Hernandez. Magandang morning, susunod na.